Can you do it? I will do it. Mga Marcy, mga sweetie ko dyan. So in today's video, sobrang saya ko ngayon dahil Valentine's Day! It's February 14, 2023. So gusto ko share sa inyo yung pupuntahan namin ni Loverboy. Siyempre, biglaan na naman to. May hilig siya sa biglaan na lakad. So sabi niya, i-date daw niya ako. And masarap daw na food trip and iba-ibang lugar. So samahan niyo ako. Tara, let's. So, dahil sobrang saya ko, magsisend ako ng good vibes kila ate. Okay lang ba? Pamakay sa vlog namin. Hi! Bye. Happy Valentine! So, share ko kay ate yung flower and ensamada. Hi! Ikaw ko sino yung unang makakasabay ko sa elevator. Bye! Bye, ate! Happy Valentine's! Guys, we're here in Ho Chi Minh, Son Nhat Airport. And yung biyahe namin, mabilis lang, 2 hours and a half mahigit. So, hihintahin namin yung sundo namin. And yung mga iba na hindi ko masasabi sa vlog, ilalagay ko sa description box below yung complete detail ng package na kinuha namin sa tour namin for February 14 until February 17. Few moments later. Hirap hanapin! Kasi ang daming tao. Sabay-sabay natin hanapin, guys. Siyempre, ano tayo local dito? Turista tayo. Ayun, nakita ko na siya! So, eto siya. Kita-kita ka agad. Yeah. Hi! Ay. Mukhang mabait yung tour guide namin, mga beshi. Diba? Anong oras na? 11:09 AM, madaling araw. Daming tingtong tang tang ting 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 tang tang ting tang ting 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 tang tang tang. I talk, I run the sauce, so you cannot see me. Oh, okay. Let us. Ah, okay. Yes. Hindi ko masyado naintindihan yung sinabi niya. So, hintayin daw yung car. Para yun yung naintindihan ko. Amoy mais yung kotse. So mga beshi, nandito na kami sa Mekong Delta. Time ko is 4:32 AM ng madaling araw, February 15. So dito kami magstay. Ito daw yung room namin. Wow, ang ganda! Kaya pala parang ang lamig-lamig dito kasi puro halaman at bulaklak. Siguro sa umaga, sobrang ganda dito. Pasukin natin. The next day. Nagawa mo dyan? Oh! Nagawa ako ng medyas ko. Bakit? Late na tayo. Late na tayo na isang oras. Wait lang. Dalawang medyas lang dala ko eh. Palabas na ako. Okay. Tapos na Day 2, mga beshi, mga marsi, mga sisi ko dyan. Tingnan natin kung saan ako makakarating. Feeling ko itong travel namin. Ito, katsyado talaga kami dito. So, dito sa Vietnam, 7:40 AM. So, hinihintay na ako ni Loverboy. Kailangan ako magmadali. Tara, let's! So, ito na yung smiley face naming tour guide na si Aisa Siguera. Charing, si Ka from Rainbow Travel. Good morning! Good morning! Say hi to them! Hi! Hi! Good morning! Yeah. Can you ride a bus first? Yeah. Let's go! River na to, ang tawag dito ay Zano River. Top 10 forests daw to dito sa Vietnam. Music.
natikman natin tong famous noodles daw dito. Daming sili, mga besh. Baka umusok yung wet packs ko dito. Man natin kung anong lasa ng sabaw. Lasa ng sabaw! Kung lasa ba siyang medyas. Ayan, gaya na. Mabuhay. Sarap! Saka yung cilantro, lasang lasa. Cilantro is healthy, lalo na sa mga may high blood. And that's a fact. So guys, tapos na yung breakfast namin. Sobrang sold. Yung kinain na namin kanina, na pink boat na nakita nyo. Famous daw dito yun sa floating market. Isa sa pinakamaraming suke. Nakakapag-dispose daw sila ng mahigit 3,000 to 4,000 bowl in a day. So, sa next destination tayo, di ko alam kung saan. Tara, let's. Medyo struggle yung pag-usap sa aming tour guide. Dahil yung kanyang English accent, hindi ko maisintahan. Medyo no speech, mga beshi. Siyempre. Okay, so ito yung next stop natin dito. Dito pa rin tayo sa floating market. Papakita namin sa inyo kung ano yung meron dito sa loob. Siguro bibili kami ng souvenir. Tayo. Yeah. Mukha may mga famous na vloggers din dito. Oh, diba? Ang laki ng camera. So, titignan ko paano ginagawa yung video. Coconut, sa loob may mango, may sticky rice, sobrang sarap. Oh, I saw my favorite food. One of my favorite, dragon fruit. Meron yan sa Pilipinas. Pasok tayo dito. So here is the dragon fruit farm. In the Philippines, you have that, but a little bit expensive because in the Philippines, one dragon fruit, it costs you $1 to $2. In peso, around 100 pesos or 87 pesos, yung mga ganyan sa grocery, di ba? Here in Vietnam, you can buy ice. Just about $2. Yeah. Oh my God! Wow! 8 pieces sa $2. So kung $2 times natin sa 50 sa conversion, di ba? Mahina tayo 54. Sa math. So pag times natin yan na lang sa 50, edi 100 yan. Hindi ko alam. Calculate nyo na lang. So 8 pieces sa $2. Wow! Ang mura dito mga beshi, ha? Siguro dahil nasa probinsya tayo, baka pag nasa city medyo maharlik ka. Pero mura talaga ang Vietnam. Yung 1,000 pesos natin dito, grabe yung mabibili natin. So ito yung pinunta namin ito mga beshi. Kung mapapansin nyo, malapit ko na siya maubos. Dragon fruit. Sobrang init dito.
itong farm na to, kung may-ari daw to ng Rainbow Travel Agency. So, sa kanila rin yung mga iniikutan namin. Sa kayong po? Lakas, gumuguhit yung spirit. Ayoko na. 5 minutes later. So, kakailin na tayo sa famous hamock cake na sinasabi nila. So, pasukin natin. Exciting part, after namin mag-lunch, sasakay kami ng scooter. Tignan natin kung maraming ibang kamote rider din dito sa Vietnam. Exciting part! Wow! Wow! Init! Bongga! So there. Susi, nasa aking bag. Kunin ang key. Anong oras siya alis? Alas 3 daw. Hanggang alas 4. Pero kung merong mall nga, sabi niya. So magpapahinga na kami ngayon. Dahil nga ayoko pumunta sa goat farm. For sure, masusunog kami dun. And yung mga kalahing kambing lang nito ang makikita ko. Later. So, time check mga beshi. It's 3:52 in the afternoon. Kahit pala ratsyada kami dito, nakanap ako at nakaligo pa ako ng bonggang-bongga. So, tara, let's sa next destination. So, time check 4:34 p.m. dito. Nakala ko mall to. Wala daw big mall dito. So, pupunta kami sa grocery. Pasok tayo. Dahil merong masarap akong natikman na vinegar nila. So, hanapin natin yung vinegar para pampasalubong. So, eto. Nahanap ko na yung masarap na suka na iuwi ko kay Besh. Besh kasi mahilig sa sausawan. And yung price niya, 19,600 Vietnamese dollars. Wow! O, diba? Bonggang yaman natin. So, i-convert natin. Hindi ko alam. Alam ko lang kayo. Bili. So, magbabayad na tayo. And swerte kasi tumatanggap sila ng credit card kahit probinsya itong pinuntahan natin. Can you ask how much total? It's 596 Vietnam dong. Oh, 596 Vietnam dollar. Wow. Parang kalahating milyon ah. I will call it. Co-convert. So, check natin here. Kasi alam niyo naman, book ya tayo sa mat. So, tingnan natin. In dollar. 25.22. So, times 54 mo na lang. 50. Magkano yun? Can you times? 1,400. Wow! So, nandito tayo yun sa divisory version ng Vietnam. So, hinahanap ako ng sibuyas para sa inyo, para malaman natin kung magkano yung kilo ng sibuyas dito sa palengke. Dahil sa Pilipinas, mahal na di ka siya. Ginto ang price niya. Wala pa ako makita ng sibuyas. This one. How much? The onion. This one. Asa na sika? How much? So, tawa lang sila nila ako naiintindihan. So, tanongin natin, can you ask how much? Yeah, one. Why onion? How much this one? Potilo. 30,000 Vietnamese dong. 30,000 Vietnamese.
$1 per kilo. So, mura mga besi. Around 48 to 50 pesos per kilo dito sa Vietnam, di ba? Sibuyas sa puti. Eh, this one, to. Sibuyas sa pula. Wala nga yung bantay. Naku, pinutol ko. Same price. Same price? Yes. Wow. Ang mura mga besi, di ba? Very cheap. 50 pesos per kilo. Sa Pilipinas, ginto ang nangyari sa sibuyas ng Pilipinas. So, time check tayo mga beshi. It's 6:53 ng gabi dito. Nakapahinga kami ng konti and then nag-prepare sila ng free dinner dito sa Flower Boutique Lodge. Tara, let's kasama siya sa package ng Rainbow Travel. Wow! Favorite ko to, hipo. Yeah. Diba? Merong iba-ibang ano, setup. Yeah. And this one is... Yeah, it's yours. Oh, yeah. Mukhang pamalakas ang buffet ito. So, simulan na natin. Good morning! Beshi, mga Mars, mga sisi ko dyan. So, in today's video, day 3 namin ngayon dito sa Vietnam. Samahan nyo kami sa next destination namin. Sana masulit kung berga ka ako.